Narito ng BTV Balita ngayon. Personal na inalam ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ng ilang senador ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Pag-asa Island sa gitna ng pambubuli ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Binisita ng mga opisyal ng pamahalaan ang isla para sa groundbreaking ceremony ng Philippine Navy Barracks at Rural Unit Area sa lugar. Layunin nito na palakasin ang puwersa ng militar at masiguro ang paghahatid ng tulong sa mga nakatira sa isla. Batid ni Secretary Teodoro na hindi kalayuan sa isla nakapwesto at nagmamatsyag ang ilang barko ng China. Gayunpaman, nanindigan ng kalihim na patuloy na sisiguraduhin ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan at igigiit na bahagi ng teritoryo at soberanya ng Pilipinas ang naturang isla. Ilong nila kung subukan nila. Because of the growing population ng Pilipino, kailangan po ng mga future generations ng Pilipino ang mga resources dito sa West Philippine Sea. Pag-asa po ng Pilipinas ang West Philippine Sea, kaya hindi po natin pwede talikuran. Sa iba pang balita, hinatulan ng Tagig-Regional Trial Court ng 40 taong pagkakakulong ang financier ng teroristang Maute Group. Sa 39 na pahinang desisyon na inilabas ng Tagig-RTC Branch 266, napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa Section 4 ng Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 si Ominta Romato Maute. Siya ang ina ng mga teroristang sina Omar at Abdullah Maute ng Marawi City. June 2017 na maaresto ng mga otoridad si Ominta Maute sa Lanao del Sur. Pinagmulta siya ng korte ng kalahating milyong piso. Lumabas sa pagdinig ng korte na positibong nakarehistro sa Maute ang sasakyan kung saan nadiskubre ang improvised explosive device matapos abandonuhin sa isang checkpoint. Inamin din ni Ominta Maute sa korte na ang kanyang dalawang anak na lalaki ang nagtayo ng Maute Group sa Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tayo kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.